Bilang deboto ng mga santo na nagpamalas ng mga maningning na mga himala, batid natin na si San Padre Pio ay isa sa mga dakilang manggagawa nito sa kasaysayan ng simbahan. Ang kanyang buhay ay minarkahan ng mga pambihirang pangyayari, ang kanyang stigmata, ang bilokasyon, mga himala ng pagkapagaling at pagbabalik-loob, pagbabasa ng mga puso sa kumpisalan at marami pa. At saan nagmula ang lahat ng mga himala at di pangkaraniwang mga kakayahang ito? Walang iba kundi sa mga panalangin. Lahat sila ay nanggaling at bumalik sa pagdarasal. Ito ang paksang ating pagtutuunan ng pansin sa ating pagtatanghal ngayong araw. Manatiling nakatutok at alamin ang mahalagang papel na ginagampanan ng pananalangin sa ating buhay. Alam ni Padre Pio ang kahalagahan ng pagdarasal. Alam niya na sa loob at sa kanyang sarili, siya ay wala at ang lahat ng biyaya at lakas ay nagmumula kay Jesus. Alam niya na kailangan niya ang tulong ng Diyos, na ang lahat ng mga himalang na itinuring sa kanya sa buong buhay niya ay gawa ng nabubuhay na Diyos. At siya mismo ay isang minamahal na anak ng Diyos. Kaya't ipinapayo niya sa kanyang mga liham at sa kanyang binigkas na mga salita na manalangin ang mga mananampalataya. Ang isa sa kanyang pinakatanyag na panipi o quote ay sa katunayan ay ang "Pray, hope, and don't worry." Manalangin, umasa, at huwag mag-alala. Kung nanggaling ito kung kanino lamang na tao, tila magmumukhang masyadong madali o walang katuturang sabi-sabi lamang ito. Ngunit ito ay binigkas at nagmumula sa isang taong namarkahan ng mga sugat ni Jesus sa kanyang sariling laman. Kaya ang mga binitawang pananalitang iyon ay nakukuha sa halaga ng matinding pagdurusa. Naging kapanipaniwala at nagkaroon ng saysay ang mga katagang iyon nang malaman mo ang napakaraming pambihirang himala na nangyari ng magdasal si Padre Pio. Bukod dito, ipinahiwatig nito ang napakaraming mga himala na maaaring makabit kapag tayo ay mananalangin. Kapag ang sinuman ay nananalangin, kung mayroon lamang tayong pananampalataya na kasinlaki ng buto ng bustasa. Ito ay hango sa Mateo, Kapitulo 17, Verso 20, kung saan isinasaad ni Jesus na ang sumusunod. Sinabi niya sa kanila, "Dahil sa inyong maliit na pananampalataya, amen, sinasabi ko sa inyo, kung mayroon kayong pananampalataya na kasinlaki ng butil ng mustasa, sasabihin ninyo sa bundok na ito, lumipat ka mula rito hanggang roon at lilipat ito. Walang imposible sa inyo." Ano nga ba ang kahalagahan at saysay ng pananalangin? Ang kaluluwa ay sinasandatahan ang kanyang sarili sa pamamagitan ng panalangin para sa lahat ng uri ng labanan. Sa anumang kalagayan ng kaluluwa, dapat itong manalangin. Ang isang kaluluwang dalisay at maganda ay dapat manalangin. Kung hindi ay mawawala ang kagandahan ito. Ang isang kaluluwa na nagsusubikap na makabit ang kadalisayan na ito ay kailangan manalangin. Kung hindi niya ito makakamit. Ang isang kaluluwa na bago lamang nagbabalik sa loob sa Diyos ay dapat na manalangin. Kung hindi, ito ay mahuhulig o babagsak muli. Ang isang makasalanang kaluluwa na nalubog sa mga kasalanan ay dapat manalangin upang ito ay muling makabangon mula sa kinasasadlakan niya. Walang kaluluwa na hindi nakatali sa pagdarasal sapagkat ang bawat biyaya ay dumarating sa kaluluwa sa pamamagitan ng panalangin. Yan ay ayon sa taalarawan ni Santa Maria Faustina Kowalska, numero 146.
at ipinahahwatig sa atin ang kanyang mga pagdurusa na kahit na tila hindi sinasagot ang ating mga panalangin, kahit na kailangan nating magpumilit sa harap ng pagdurusa, kadiliman at kalituhan, ang biyaya ay dumadaloy pa rin. Sinasagot pa rin tayo ng Diyos, ngunit kuminsan ang kanyang sagot ay pinadadaan sa pamamagitan natin, sa pamamagitan ng ating mga paghihirap na kaisa ng kanyang anak upang magdala ng buhay, biyaya, kapayapaan at pag-asa sa mundo. Ang mga bukal ng tubig na buhay ay bumubulwak sa mga puso at kaluluwa ng mga banal. Matapos ng lahat, Juan Kapitulo 7, verso 38, ang tubig na bumubulwak sa loob natin ay para sa atin at para sa buong mundo. Ang awa ng Diyos na umaabot sa pamamagitan ng katawan ni Kristo ay nagdadala ng liwanag sa madilim na lugar, buhay sa mga patay na lugar, at pag-asa sa mga walang pag-asa. Ipinakita sa atin ni Padre Pio kung paano gawin iyon. Sa pamamagitan ng itinusok na kamay ni Padre Pio, naabot ng binyag, pagpapatawad at Eucharistia ang mga mananampalataya. Ang mga tinusok na paa ni Padre Pio ay nagdala sa kanya sa mga nangangailangan. Ang sugat sa tagiliran ni Padre Pio ay nagbukas ng daan para sa pagmamahal sa Diyos at kapwa. Ang nasugatan na balikat ni Padre Pio ay minarkahan kung saan pareho nila ni Kristong pinasan ang isang mabigat na krus. At napakarami sa krus na iyon ay pinasan sa pananalangin. Sa napakalalim at mayamang buhay ni San Padre Pio ng panalangin at pagdurusa para sa mga kaluluwa. Hindi lang siya umupo sa kumpisalan, maghintay ng mga nagpepenitensya na dumating o nangaral mula sa pulpito. Umaasang tatagos ang kanyang mga salita sa puso ng mga mananampalataya. Hindi, siya ay nagdusa at nanalangin para sa mga makasalanan ng mundo. At sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang pagdurusa na kaisa sa kanyang panalangin, dumating ang mga makasalanan ito ng mundo. Ibig sabihin, lumapit sila sa kanya. Iyon ang dahilan kung bakit sinabi rin niya, manalangin para sa mga mapadling lang at para sa mga taimtim. Sa mga tuwid, nangangahulugang manalangin hindi lamang para sa mabubuting tao na nangangailangan, ngunit pati na rin sila na masasama. Sa katunayan, huwag lamang ipagdasal ang masama. Manalangin ng mas patagal para sa mga masasamang tao, para sa hindi karapat-dapat. Magayuno at manalangin para sa nawawalang tupa, para sa mga kriminal at mga halimaw, para sa mga taong sa tingin ninyo ay dapat patawan ng karapat-dapat sa kanila. Subukang iligtas sila sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos at ng iyong pamamagitan upang ilayo sila sa pinakamasamang kapalaran. At hikayatin ang inyong mga kaibigan, mga kapitbahay at kamag-anakan na manalangin din. Manalangin tayo tulad ni San Padre Pio. Patuloy na manalangin araw-araw at ng pagmamahal. Manalangin sa harap ng bawat hamon, bawat krisis, bawat kabiguan, bawat krus. Manalangin at umasa at huwag mag-alala. At sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu, ating babaguhin ang balat ng lupa. Ipanalangin natin ang isa't isa upang maisa puso natin ang halaga at diwa ng mga katagang. Manalangin, umasa, at huwag mag-alala. Pray, hope, and don't worry. At bago po tayo magwakas sa ating pagtatanghal ngayong araw, ay mangyaring mag-like, mag-komento at i-share din po ninyo ang video ito kung ito'y inyong naibigan. At para sa mga bagong tagapanood, mag-subscribe na po kayo sa aming channel ngayon din. Pindutin lang ang subscribe na button sa baba at ang kampanilya o ang notification bell sa kanan nito upang maabisuhan namin kayo sa aming mga episode yung ilalabas sa hinaharap.
At kung ngayon po ninyo kaming suportahan, mangyaring lumahok sa aming eksklusibong grupo ng mga buwanang, mga taga-suporta at mga taga-abuloy, mga donante. Lumahok po sa aming eksklusibong grupo na tinatawag ng mga alagad sa Kalinga ni Padre Pio. Sa inyong paglahok, mapapakinabangan po ninyo ang buwanang mga pamisa o lingguhang mga pamisa na naayon po sa halaga ng inyong buwanang abuloy o donasyon. Makatatanggap din po kayo ng binasbasang larawan o medalya ni Padre Pio na ayon din po sa halaga ng inyong donasyon kada buwan. At para sa mga karagdagang mga detalye, mangyayaring pindutin lang ang buton sa taas at doon po ninyo makikita kung paano magbigay ng donasyon at kung ano po ang mga detalye tungkol sa mga alagad sa Kalinga ni Padre Pio. Sa kasamaang palad lamang po ang aming online form sa website namin ay hindi po gumagana sa kasalukuyan. Kaya para sa mga karagdagang mga detalye, mangyaring makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng pag-email sa angtinignipadrepio@gmail.com. angtinignipadrepio@gmail.com. At para bisitahin ang aming website, mangyaring pumunta po sa www.angtinignipadrepio.ph. www.angtinignipadrepio.ph. At hanggang dito na lang po tayo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at panonood. Maraming salamat din po sa inyong mga miyembro na ng mga alagad sa Kalinga ni Padre Pio. Ang bahala na po sa inyo ang Panginoong Diyos upang magandihan ang inyong kagandahang loob. Hanggang sa muli po nating pagkikita, naway pagpalain at patnubayan kayo palagi ng ating Panginoong Diyos.